sasagutin na ng pamahalaan ang lahat ng bayarin ng mga pasyenteng dadalhin sa mga Level 3 public hospital sa bansa. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. kasabay ng kanyang pagdiriwang ng ika-67 karawan ngayong araw. Eden Santos sa balita. Ang sistema ng agrikultura ay ang birthday wish ko, mabuo na natin para maganda ang takbo ng sektor ng agrikultura para gumanda ang buhay ng bawat magsasaka, ng kanilang pamilya at ng bawat Pilipino. Yan ang hiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwa ngayong araw ng kanyang ika-67 taong kaarawan. Ipinagdiwang ng Pangulo ang kaarawan sa paghahatid ng mga ayuda sa mga magsasaka sa Nueva Ecija. 3! Pinangunahan niya ang paglulunsad ng Agripuhunan at Pantawid Program sa Gimba, Nueva Ecija, kung saan tumanggap ang bawat magsasaka ng Intervention Monitoring Card o IMC na magagamit sa pagbili ng mga binhi at pataba, gayon din ang iba pang kagamitan sa pagsasaka. There you have it! The Agripuhunan at Pantawid Program is now officially launched! Pinangunahan din ng Pangulo ang turnover ng mga farm machinery and equipment sa mga benepisyaryo mula sa Central Luzon. Bukod dito, bibigyan din namin kayo ng 32,000 piso tulong pantawid na ipapamahagi ng sa 8,000 na ipapamahagi ang 8,000 piso tuwing unang linggo sa loob na 4 na buwan. Layunin natin na matugunan ang ilang mga pangangailangan ng inyong pamilya habang kayo ay nag-aantay sa pagtubo ng inyong mga pananim. Sunod naman na dinaluhan ni PBBM ang distribusyon ng Certificates of Condonation at turnover ng Agri-Credit Assistance sa mga magsasaka sa Palayan City sa lalawigan pa rin ng Nueva Ecija. Nasa kabuang 9,832 kokrom ang naipamahagi. Humigit kumulang 6,000 Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs ang ligtas na sa pagbabayad ng kanilang mga utang na nagkakahalaga ng 277 million pesos at sumasaklaw sa 10,450 hektarya ng mga lupang pang-agrikultura. Bukod naman sa COCROM, ipinagkalob din ang 41 million pesos na halaga ng agri-credit checks sa 480 ARBs. Sa tulong nito, may ibsan ang bigat ng inyong mga pasanin at magkakaroon ng ang lahat ng pagkakataong makabangon at makapagsimula muli. Hindi pa ito ang huli naming pagbibigay ng COCROM dito sa Nueva Ecija. Dahil may mahigit sa 4,500 magsasaka na sa inyong lalawigan, aking nan makakatanggap dito ng malapit na darating na panahon. Pangako po yan ng ating magiting na kalihim ng reformang pansakahan. Bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan, nangako ang Pangulo na sasagutin ang mga bayarin sa ospital ng mga pasyenteng naka-confine at sumasailalim sa paggamot sa pamagitan ng programang Handog ng Pangulo, Serbisyong Sapat para sa Lahat. Para matupad ang pangako ni Pangulong Marcos, nakatakdang maglabas ang Department of Health ng 328 million pesos at 22 tertiary hospitals sa buong bansa. Kaya po, sa araw na ito, sasagutin po natin ang lahat ng bayarin ng mga pasyente sa lahat ng pampublikong Level 3 hospital sa bansa. Katulad ng Dr. Paulino Garcia Memorial. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.